So, very good afternoon po sa ating lahat. Nandito pa rin po ang inyong Veggie Man sa La Union, sa Baknotan. And this time, kasama pa rin po natin yung ating mga kaibigan, mga farmer dito sa Baknotan. And nandito po sa inyong screen ay pampalaya o yung tinatawag na bitter gourd. Actually, ano, marami pong bunga pa dito, pero ito po ang sabi nila ay patapos na. Ibig sabihin, ano, mga ilang buwan na rin po nilang napakinabangan ito sa pag-harvest, and eventually, i-demolish na po ito. Okay. Pero, bakit pa natin ipinapakita pa itong ampalaya na ito kung ito pala ipatapos na? So, makikita po natin, meron silang isang practice dito na tinatawag na bagging po ba ito? Ano po ba tawag ninyo dito? Pagbabalot. Basta binabalot po yung bunga. Okay. Mga kaibigan, ano po ba yung kahalagahan ng pagbabalot po ng bunga ng ampalaya na yan? Yung kahalagahan po ng pagbabalot ng bunga ng ampalaya tulad nitong Galaxy F1. Kapo. Kasi yung binabalot mo, yung protection po yan sa mga insekto, ganon, yung mga nagbibigyan ng sakit sa bunga. Aha. Tapos yung kulay po ng ampalaya, hindi po siya matingkad na green. Mapusyaw po siya. Yun ba ang gusto ninyo? Yung medyo mapusyaw ang kulay? Mapusyaw, tapos yung kulay niya. Bakit po gusto niyo mapusyaw ang kulay? Kasi yun ang hinahanap ng mga mamimili. Customer po. Ah, gusto ng customer. Bakit po kaya nila gusto? Mas maputi po siya. Aha. Mas attractive po, sir. Mas attractive? Opo. Okay. Kasi po ang... Ito po kasi... Yan. Hindi masyadong sige, mapait kasi sir pag nakabalot siya. Pagano ba? Opo sir. Mas... Eh, kasi po yung pag hindi mo binabalot, idirekta po ang insecticide okay na ating ini-spray. Kaya mas lalo siyang papait. Ah, nakapagpapait pala yung insecticide. At saka... Magkaiba nga naman ang kulay. Oh. Yung binalot medyo mapusyaw, medyo maputi. Opo sir. Opo. Sir, ano po yung sinasabi niyo sir? Mas gusto nila dahil mas maputi. Mas maputi? Kasi ah, okay, pag maputi, parang hindi siya mapait. Hindi mapait. Ah, okay, okay. Sige po, nag-gets natin. At saka, nakaprotect po sa mga gamot na ini-spray. Kasi hindi nyo na ini-spray yan pag nakabalot. Oh. Tama po ba? Opo. So, let's spray pag nakabalot. Oh, sir. Okay. So, ito nga naman, para sa mga viewers natin, ito yung binalutan nila. So, makinis, medyo mapusyaw ang kulay, medyo light green. Tapos, wala nga naman tama ng insekto. So, yung tinatawag ng mga fruit fly, yung manunurok. Okay. So, ang next question ko po, eh, paano po ba yung tamang pagbabalot niyan? Kaya at kailan? Ito po. Paano po natin balutin? Ito po. Yung mga maliliit, isprayan muna ng insecticide. Ito po ba? Pwede pa po ba ano to? Pwede nang balutin yan, sir. Pwede nang balutin. Pero bago balutin, isprayan muna ng pang-prevention sa mga nanunusok, ganun. Mga isprayan muna, tapos babalutin. Nang dyaryo. Nang dyaryo. Anong klaseng dyaryo po ba? Yung malalaki po na ano, tulad po ng mga bulletin. Bulletin, ano, star. Star. Inquirer. Yung malalaking dyaryo. Hindi po pwede yung mga Avante, Tonight, yung mga ganun no? Hindi po pwede. Pwede rin sir, kaso mas maliliit. Ah? Dahil mas maganda yung... Bakit po? Bakit po? Pag ano, pagka yung tabloid, mas maganda po ba? Mas maganda po. Bakit po? Mas tabloid. O mas naiintindihan ng ampalaya yung tabloid. Tagalog ko kasi yun eh. Tsaka merong mga maksyong mga balita doon eh. Ay! Ano ba ito? Ay! Kaya naman pala o. Oh. Ay nako. O nga, eh tabloid yun. Pero sa experience nyo, ano ito, seryosong usapan. Mas okay sa inyo yung malalaking ano, yung broadsheet. Broadsheet, sabihin yung mga inquirer, mga bulletin, star. Kasi po sir, mas mabang klaseng dyari yung na ganon. Mm-hmm. Para, kasi ang ampalaya, eh, pag binalot mo, eh, hahaba pa kasi po sir. Hahaba pa. Kailangan balutin mo siya ng mas mabang papel para paglaki niya, hindi lalabas yung kanyang dulo, hindi matutusok ng insect. Okay, yun kasi mga nakabalot nga naman, no? Nakabalot yun. Itong mga medyo kwansar, pinapa-street pa namin mga ganito. Jaryo din ang gagamitin namin para mag-i-street siya. Jaryo rin? Oo. Oh, tabloid na naman yan. Pinapaipitan namin po, kaya mag-i-street siya. Okay. Kaya mas kumunta. Sige, sige. Sige sir, ito po yung huling question. Sa experience nyo ba, sulit ba yung pagbabalot? Sulit po yung pagbabalot. Sulit? Sulit. Dahil?
Dahil mas maganda, mas pag sa amin, mas attractive po yung mamimili sa amin. Kasi maganda, makinis. Mas maganda, makinis. Mas sa gastos po, mas makatipid po ba? Opo, sir. Opo, sir. Mas makatipid. Mas tipid sa ginagamit namin pambili. Insecticide, ganun. Insecticide, ganun. Okay. Sabi niyo po, sulit po yung pagbabalot ng bunga gamit ng dyaryo. Opo, sir. Sulit po yun. Ah, okay. Eh kung magazine po kaya, pwede po ba yun? Mga old magazine. Mga old magazine po, hindi po pwede yun kasi bakit po? Maliliit lang yun. Pag maliliit? Lalampas yung bunga ng... Ah, okay. Eh yung ano po, sir? Plastic. Plastic. Hindi po kami gumagamit ng plastic. Dahil po nagmo-moist po yun. Nagmo-moist? Magka-crack yung bunga niya. Bitak-bitak. Bagiging bitak-bitak. So hindi yun yun yung ina-advise ng plastic. Dahil tested na po yun. Kasi yun, minsan yun, mga may matanim sa likod bahay, baka daw po pwede plastic lang. Pwede, so hindi pwede, dyaryo talaga. Maganda yung dyaryo. Dyaryo. Hindi, so, pwede, hindi pa rin pwede yung coupon band kasi white na white siya, transparent. Ah, yung bad paper. Hindi rin po pwede. Hindi rin po pwede. Oh, okay. Magkano po pang bilhin ninyo ng dyaryo? 45 po yung 45 isang kilo. Per kilo. Per kilo po dito. Sa mailang bunga na po mapabalutan ng isang kilo na 45 pesos? Abot po yun ng 240 na 240 bunga. Na bunga. O, yung isang kilo na. Isang kilo, 45 pesos. So marami na rin o ano? Marami yun, sir. Marami na rin o. Okay. So, marirecommend nyo na gumamit ho ng dyaryo sa pagbabalot ho nito? Nire-recommend ko po yung paggamit ng dyaryo kasi nakatitipid po tayo sa pang-spray ng mga insecticide, ganun. Tapos, mm-hmm. mas maganda pa yung kalalabasan ng bunga. Okay. Okay, so mga kaibigan, ang huling katanungan ni Benjamin is ito, ano? Meron po bang future o meron po bang kita sa pagtatanim ng gulay? Meron dito po tayo sa kaliwa. Dito po tayo sa kaliwa. Ay, sir. Meron din, sir. Meron din? Ah, sir. Kumikita po sa pagtatanim ng gulay? Ah, sir. Okay. Meron din, sir. Meron din po? Oh. Sir? Meron din po. Meron din po. Kayo po? Talagang meron, sir. Ayun, may kita daw sa pagtatanim ng gulay. Meron kita, sir. Benjamin. Alright. Yes, sir. Meron. Sir Jack. Okay. Maawis kayo amin, gagmula tinatan.